Hi guys, welcome back to my channel. Ngayon guys, mayroon tayong tanggap dito na amplifier. Samahan nyo ko guys, i-re-repair natin at alamin natin kung anong sira. Malamang gagamitan na naman natin guys yung ating DIY na signal tracer o yung pang trace natin ng signal. So abangan nyo guys yung video na to at i-share ko sa inyo guys kung paano ko yung ginawa, at para ano, ma-share ko na rin para malaman nyo rin guys kung mayroon tong gimmick sa loob. Sa mga nagtatanong guys kung paano ko ginawa yung aking DIY signal tracer, ay ayan, ibubunyag ko na guys yung ano nya, yung sekreto doon sa signal tracer na yon, at kung paano na rin natin i-connect sa extra amplifier at speaker. So ayan, i-share ko sa inyo guys kung paano sa i-connect yung signal tracer na yon. So bago yun, intro muna tayo. So ito na siya guys. Kanyang pala kanyang ano guys, ito kanyang, ito yung kanyang model. Yan, AV-S3007. Ano siya guys, Promac. Yan. So ayan, testing natin guys. Nagamit tayo ng ano, nagamit pala tayo ng player siyempre guys. So itong cellphone, ipi-play natin. So ayan, napi-play na yan siya guys. Ayan, na-plug in ko na yan guys. Power on na natin. Ayun. Ayan guys, ubong lang pala. Ubong lang yung kanyang music. Ubong. So wala tayong magagawa dito guys. Hindi natin ma-check guys yung mic at yung music, kasi ubong lang siya. Malamang pag ganung kaso guys, malamang boltahe na yung lumalabas sa ating ano, speaker out. So check nga natin. Check natin guys kung talagang may boltahe ba yung speaker out natin. Ayan, tingin na lang ko sa ano guys, sa tester. Ayan. May papower on ko na. So ayun, ano siya guys, negative 7.7 volts o 7.8. So huwag natin patagalin guys, baka masira yung ating speaker. So ayan, negative 7.7 volts ang ganyang supply sa speaker out. So ibig sabihin, sira yung ating main amp. So guys, buksan muna natin. Guys, ito yung kanyang loob guys. Ayan, yun guys, kung napapansin nyo yung kanyang speaker select pala ito guys, pakita ko lang. Ayan guys, yung speaker select disable na nila. Tapos ayun yung ito guys, oh, kanyang speaker out ay pinutol siya at kinunik sa kabila. So dalawa yan siya guys, kasama yung isa. So yan guys, isa rin oh, yung kabila, ganun din, kinunik din sa kabila. So yung left channel, kung napapansin nyo guys, ito yung kanyang left, ito yung right, tapos left and right, left and right. Ayan,
kung napapansin nyo, ayun, yung left channel, tinutol at kinonek sa right channel. Ganon din sa kabila. So, yun. Yun guys, kung napapansin nyo, sunog na rin yung resistor. Sa unang bukas natin guys, sa unang tingin, ayan yung napansin natin. At, ito pa pala guys, napansin ko rin kanina, yung master volume niya, ano na, continuous na guys. Sa ganitong sira ay gamit na gamit guys yung ating signal tracer o yung DIY ko na pang signal trace natin. Sishare ko na lang sa inyo guys pala kung paano ko yung ginawa yung aking pang trace ng signal. So ayan, yun sa mga nagtatanong, ito na yung kasagutan sa inyong tanong. So ito lang yun guys. Lang yung guys, tatlong RCA na scrap. Ayan, binugtong ko lang siya dito. So ayan, ito na, i-re-rebuild ko na guys yung aking sekreto dito o yung sekreto ng pang signal trace na ito. Tatanggalin ko muna guys. So papakita ko lang sa inyo kung may gimmick to dito. So para malaman nyo rin guys na wala tong gimmick sa loob. So ayun lang siya guys. So ayan, sisirain ko muna guys. Ayan, sira. So ayan, sira na. So ang gagawin natin, kasi sira na, ayusin natin. So ganun naman talaga guys yung mga technician. Ang siyang ayos, sinisira. At yung sira, inayos. So ito na. Ito na yung nangyari dito. Sinira, tapos ayusin natin. So bago yun, kakat muna natin guys. Para makita nyo yung ano, loob ng wire na ito. So ano lang pala to guys, scrap to ng mga yung mga nasisira sa video hockey ko. So kung napapansin nyo, merong RCA cord sa likod ng video hockey papunta sa video in ng TV o sa yung monitor. So ito lang yung mga napuputol guys. So yan, kinuha ko lang para magamit ko dito. Okay pa naman yung isa. So ayun, okay pa naman sa magamit. Basta importante lang guys, hindi sa putol yung kanyang loob. So ito pala yung kanyang dulo guys. So, yung isa okay pa, mayroon pang pin. So mayroon pang pin yung RCA. Tapos yung isa wala. Ayan. So yung isa wala talaga kasi pinilitan ko yun ng test probe. Yung scrap din to guys ng tester na sira din. So ayan, puro scrap. So yung ano guys, yung walang pin na RCA, yung silbing ground lang siya sa ating pang signal trace. Tapos yung isa, yung may test probe, yun ang magiging positive. Yun. Tapos yung ano, yung may pin na RCA, yun yung i-connect natin sa extra amplifier na gagamitin natin. So yun yung positive at negative. So ayan guys, ito na. So yung walang pin na RCA tsaka yung may pin, ayan, pagsasamahin natin guys yung kanyang ground. So ayan, ground. So ito yung so ito na guys. Sama na lang pala natin guys yung kahit yung positive side nung walang pin na cord, sama na lang natin doon sa ground. So ayan, kasi magiging silbing ground lang naman ito guys. Ang magiging positive natin ay yung may test probe.
So, ganun din guys, pagsamahin na lang din natin ito, yung test probe. Yung para sa test probe. Tapos dito natin kukunik guys. Ayan, sa positive nung may pin na RCA. So, yan. So, ganun lang siya guys. Yan lang yung kanyang connection. So, yung ground natin ito. So, yung pangsundot ito, magiging positive. Tapos yung may RCA, ito na yung papunta sa amplifier. Ganun lang siya guys. Wala namang sikreto dito guys. So, walang gimmick sa pang trace natin na ito. So, ganun lang siya. Naisip ko lang to guys kasi para mas madali yung pag troubleshoot natin, lalo-lalo na pagka nag-aantay yung customer. Gusto niya na ma-estimate agad yung kanyang pinapagawa. So, isa to sa paraan guys para mas mabilis nating makita yung sira. O kung saan nawawala yung signal o saan yung sira banda. So, yun. So, ito na siya guys. Tinipan ko na. Tapos iko-connect na natin ito guys doon sa gagawin nating amplifier dito. So dahil ground lang naman ito guys, so kahit saan na dito sa ano RCA input na yan. Tapos sa dulo yung kabila, ito na yung pangsundot natin ng o yung pang signal trace natin. Tapos yung kabila na may RCA, ito na yung papunta sa amplifier guys, na extra na amplifier. So, kukunik na natin. So, ito na guys, yung extra amplifier natin na gagamitin. So, yan, nagkunik ako dun sa, ano guys, nagkunik ako dun sa auxiliary input. Yan. Dun natin kinunik yung RCA natin na pang trace natin sa left channel ng input na auxiliary. So, siyempre, naglagay tayo ng speaker dito sa left channel din. Ayan, speaker out. So, ayan, speaker out. So, guys, ito na yung magiging speaker natin. Sa taas. So, ayan, nakaready na yan siya, guys. So, signal trace na tayo. So, ayan, guys. Tinanggal ko muna yung panel ng volume at yung selector. So ayan, naka-power on na yan guys. So, ulitin nga natin guys. Dito muna tayo. Ayan, mayroon. Dito mayroon. Tapos dumiretso sa dito guys sa pin na ito. Ayan, mayroon. So dito mayroon. Dito mayroon. Guys, mayroon siyang input sa papuntang selector o sa input selector. So, i-share ko lang pala guys ay dadagdag ko lang. So, kung napapansin nyo guys yung ibang model ng amplifier ay gumamit pa sila ng audio switch na IC o yung signal switching na IC. So, kung napanood yung huling vlog ko tungkol sa amplifier ay gumamit ng audio IC doon sa input pa lang ng o yung input ng amplifier. So dumaan siya ng IC at ano saka siya pumasok sa input selector. So yun, ito namang model na ito guys, wala na siyang audio IC switching. So, dito na mismo pinadaan sa ano audio selector. So yun, mas maganda nga ito guys kasi hardware lang siya. Mas madali ay mas matibay. So dapat dito mayroon siya. Ayan, mayroon. So galing sa switch guys, sa audio switch dito. Papasok din dun sa input ng volume natin. Ayan, mayroon na siya. So mag-out dito sa kabila guys. Habang binubulyum nyo siya, dito ang out nyan. So, yan, i-bulyum natin.
Yan, mayroon naman. Yan, mayroon naman. Tapos yung bandang gilid guys, yung dalawa rin. Para sa loudness naman ito. Loudness. So, yan. So, kung napapansin nyo guys, yung kapag naka-engage yung kanyang loudness button, yan, wala siya. Eh, may problema na rin pala guys yung kabila. Kasi dapat wala yan guys, katulad nito. Nagkakaroon lang siya pagka pinindot mo yung loudness button. So dapat dito guys, wala muna itong signal kapag hindi naka-engage yung loudness button. So try natin ulit. Ayun guys, napansin nyo, meron siya kapag naka-engage yung loudness button. So ito, mayroon sa palagi. So ibig sabihin, may problema na yung ito guys. Siguro yung switch niya, may ano na siya, may problema na rin. So yan, isa rin yan sa gagawin natin guys. So importante, mayroon sa dito guys, out. So, ayan. Tapos ang out niyan guys, so yung kabilang side guys, yung dalawa, ang ground na lang yan siya sa volume. So ang out niyan guys, siya punta na sa tone control. Yung banda sa baba guys, ayan, sa baba. Punta na dun sa bass treble balance natin. So ito guys, napapansin nyo itong magkatabi na ito. Ayan, itong chord na ito. Pupunta na dito sa itong control. Ayan, mayroon naman siya. So, ayan. So, yung signal guys, nandito na sa input. Ayan guys, yung signal guys, nandito na sa input. Nakarating siya dyan. So, ngayon, alamin natin guys kung mayroong o kung gumagana yung bass treble balance. So ayan, dito lang tayo guys, mag-check dito sa input na ito. So input, so galing na ito sa ano guys, galing ito sa tone control, itong chord na ito. Mapansin nyo siya, ayan. Ito yan sa guys, oh. So ito na yan. So dito lang tayo mag-check guys kung mayroong out, kung may signal dito na galing dun sa tone control. So i-check natin yung bass treble kung gumagana, tsaka yung balance. So ayan, meron naman yung right, yung left, yung left channel. Ayan, okay naman. So check natin guys kung gumagana yung bass sa treble, kung gumagana yung bass sa treble. So steady muna natin ito dito sa right. So yun guys, try natin yung treble. Okay naman yung bass. Ayan, okay naman yung balance. Yun, okay naman. So try natin yung left channel. So yung try natin si treble. So yun, okay naman yung bass. Yun, okay naman. Balance. Yun, okay naman guys. Yun. So, and guys, okay naman yung tone control natin. So, sunod natin gagawin ay sunod natin gagawin guys ay yung mic naman. Check natin yung mic. Ayan guys, oh. Ayan. Isa sa loyal na customer ko. Shout out, boss. Shout out. So ayan, may ipapagawa kasi isang TV guys na maliit. So ayan, tuloy tayo. So check natin yung mic guys. So nandito yung mic input niya. Ayan, gagamit tayo ng mic.
I-check natin kung tutunog. Mic 1. Ay, guitar pala yun. So, mic 1. Check, check, check. Hey, hey, check. Hello. Yun, okay naman yung mic 1. Hey, check. Try natin si Echo. Echo, hey. Hey, hey. Okay naman. Mic 2. Hey, check. Hey, check. Hello. Hello, son. Hey. Check. Hey. Yun, okay naman. So, try natin guys yung ano. Kasi meron siyang ano guys, karaoke function. Yan. So, check natin yung kanyang treble at bass, tapos yung delay. So, yan, check natin. Hey, son. Hey, check. Hey. So, try natin yung treble. Test, test, test. Test, test, check, check. Wala siyang function guys. So yung bass. Hey, check, hey, test, hey, check. Hello. Hey. Wala rin siyang function guys, yung bass. So, try natin yung delay. Hey, sound. Hey, check, 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 check. Hey, sound. Hey, nandiyan ba ako? Hey, hey, check. So yun, okay naman yung delay. So ang problema guys, yung bass, yung treble lang sa may karaoke function natin. So papalitan natin yun guys mamaya. Tapos itong master volume na rin. Kasi yung kanyang ikot, wala na siyang hangganan. So mamaya. So yun, okay na guys. So ibig sabihin, nandito sa main amp yung kanyang treble guys. Okay naman yung tone control. So yun guys, effective yung ating DIY signal tracer. So mas madaling mo siyang makita yung sira kung nasaan. So since kanina pag testing natin guys ay ugong lang ng kanyang music o wala siyang music, voltahin yung lumalabas dun sa ano guys, sa speaker out. So yun yung resulta guys nung ano, nung idea na ganito. Yung hindi niya jump, yung isang channel kinukunik sa kabilang channel, sa yung speaker out niya. So yun yung dahilan guys. Siguro ang nangyari, hindi na ni-repair yung kabilang side nung ano, yung amplifier o yung main amp. Para shortcut, ganun na lang ginawa guys. Kinat yung left channel, kinunik sa right channel. Yun yung dahilan. At hindi rin ano guys, hindi rin nire-recommenda o hindi rin dapat tularan yung ganitong style. Kasi bukod sa nakakasira guys ng unit at nakakasira ng customer at sa ating mga kasamang mga technician guys, masisira din tayo. So hindi magandang tularan at hindi magandang ano, gayahin to guys. So mas maganda may balik natin sa dating performance yung amplifier. So siguro guys, hindi kabisado gawin nung huling gumawa nito o kaya naman tinatamad. So ganun na lang ginawa, sinortcut na lang. So dahil ganun guys, na-overload yung kabilang channel. So yung ano nga kasi ang nangyari, ang umuugong, ang nakakunik lang sa kanya, yung right channel na lang guys, kasi doon kinunik yung left channel. Nung na-overload siya, yun, umuugong na lang siya. So yun ang resulta ng ano guys, ng amplifier pag na-overload. Daka problema. So ayan, ibabalik natin yan guys sa dati. So since okay naman yung tone control, so gagawin natin yung main board o yung main amp. So kakalasin natin. Ayan guys, balik tayo. Ito na kanyang ilalim guys, yung kanyang board. Ito na yung kanyang board guys. So, ayan. So, ito guys, kung napapansin nyo yung kanyang ilalim.
Meron siyang jumper dito na ayan, yung negative connection ng speaker out. Pinagsama-sama na lang guys ito. Pinagsama-sama na lang. Ayan. Tapos may jumper na wire. Papunta yan guys dun sa negative side ng supply o yung sa capacitor. So dahil dinisable na nga yung ano guys, yung speaker selector niya ito, sa speaker select. So ayan, yun ang ginawa guys, yun ang ginawa nila. So okay naman yan guys, okay naman yung kanyang wiring na ganyan para hindi ka na mag-select dito. So ayan, okay lang yan. Pero yung ano guys, yung jumper nila ito, jumper nila yung left channel kinunik sa right channel ay hindi siya maganda guys. So ayun guys, iti-check ko muna guys isa-isa. I-retrace ko muna kung ano yung sira. Tapos i-review ko lang sa inyo mamaya guys. Ipo-pause ko muna. So ayan, ito na guys. Nakita kong sira lang guys, ayan o. Transistor, dalawa yung power transistor. So ayan siya guys. So yung ano, yung isa PNP, yung isa NPN. So sa magkabilang channel guys, tag-isa sila ng sira. So i-shorted yung kanyang collector emitter. Tapos yung isa naman, open yung base. Ay open yung emitter to base. So ayan guys, at check natin guys, papagata ko lang sa inyo. Guys, naka-reach tayo ng 1K na lang. 1K ohms, B688. So ang shorted dito guys ay collector emitter. Ano sa guys, tingnan yung palo ng tester. So yun. So yung ano, yung base guys okay lang. So ang problema sa kanya, collector emitter shorted. Tapos yung isa naman, yung kinabit nila guys, oh, ED716. Ang ano naman niya, problema yung base emitter wala. So ayan. So base collector mayroon, pagdating sa base emitter wala. When open siya. So tag-isa silang transistor guys sa bawat ano, bawat channel. So yung shorted guys, yun yung may ugong. Yun yung right channel. So ayun, check natin guys. So actual muna natin dito guys na testing sa may kusang nakakunik. So ayan, nilagay ko yung input guys, yung galing sa tone control. Tapos maglagay tayo ng ano, speaker. Dito lang muna yun. Ano yun, negative. Ayan, power on. So dito guys, sa right channel, ito yung maugong guys kanina. So kung saan niya yan yung naka-jump. Check natin kung mayroon. So yan, mayroon siya guys. Pansin nyo, hindi na siya, wala na siyang ugong. So yan. So yun yung ano guys, yun yung right channel. So yung left channel, dali lang, i-disconnect muna natin to guys. Kasi naka-jump yan siya. So yung left channel guys nandito. So ito, dito lang tayo magta-tap. Ayan. So okay na guys. So magkabila ang channel, normal na siya. So ito yung isa. Ayan,
okay na guys. So ibabalik ko na lang to guys na ano yung ginamit nila. Iwawarian ko na lang ito. Ayan. Tapos yung resistor guys, papalitan ko na din. Tapos yung volume. Ayan guys, ayan na siya guys. So titesting natin. Ayan guys, nag-connect na rin ako ng speaker, yung dalawang speaker yan. Power on. So ayan na siya guys. Natin yung mic. Check, check. Hey, 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 hey. Praise sound. Hello. Hey sound. Hello sound. Hey check. Hello sound. Hey check. Hey check. So guys, mayroon din siyang guitar in. Ayun, mayroon siyang guitar in input. So okay na rin siya. Hey son, hey check. So yun guys, okay naman. Yung sa karaoke, sa karaoke function pala guys, papalitan ko na lang yung treble saka bass, tapos yung master volume. So yun, okay na. Tapos ano na sa guys, tatakpan ko na lang. Ayan, okay na guys. So ayan guys, successful yung ating pag-repair. Effective talaga guys yung ano, yung signal tracer na ginawa ko. Mas mabilis siyang makita guys yung sira. So hindi na mahirapan kung saan ka magpo-focus. Procedure na ito guys ay ginawa ko dahil yung alam ko na paraan para mas madaling makita yung sira at mabilis pa guys. Tungkol naman guys sa pag jumper nung left channel papunta sa right channel yung sa speaker out, ay huwag nating ano guys, huwag nating tularan o huwag nating gawin sana kasi nakakasira guys sa ating ano, sa imahe ng mga technician yung ganung style. So hangga't maaari guys ay balik natin sa dati yung original na performance ng unit para matuwa naman yung ating customer. So malay nyo, bigyan ka pa ng tip or yung i-recommend ka pa sa mga kilala nila or kapitbahay. Ayan. So maganda, yun ang maganda guys, dadami yung customer mo. So ganun ang ginagawa ko guys. So hindi na ako nag-advertise ng aking shop. So yung customer ko na guys mismo yung nag-advertise ng aking shop. Sila na mismo yung naghahanap ng customer para sa akin. So yun ang isang ano guys, isang may share ko sa inyo guys, lalo na yung mga nag-uumpisa pa lang na maging tech o yung maging technician. So yun ang isa sa strategy guys kung paano dumami ang ating customer. So yun guys, sana ay may natutunan kayo sa aking ginawang video guys. Kung nagustuhan nyo guys ay pakishare na lang sa iba guys para makatulong tayo sa iba. At kung mas nagustuhan nyo pa guys, subscribe kayo guys para maabangan nyo yung aking mga susunod na i-upload na video. So and guys, salamat sa panonood at God bless.